Ang taas ng kumpiyansa ni Junmar Fajardo na tumira sa outside shooting, take over malalaman nga doon si E.G. Anoseki. Muntik namang maposterize ng KT Import kung sumabay doon si Chris Ross. Hindi inaasahan ng coach ng kalaban na ganon kalakas si Fajardo, pinakaba ng SMB ang visiting team. Ito na ang pagsisimula ng bagong season ng East Asia Super League at maglalaban nga sa first matchup ang San Miguel Beermen kontra sa title contender ng Korean Basketball League, ang Busan KT Sonic Boom. Malakas din itong mga Koreanong makakalaban ng ating mga kababayan dahil last season sa KBL, lumaban to sa finals. Yun nga lang, tinalo din ng KCC Aegis. Bali top 2 team sa PBA at KBL last conference ang qualified at maglalaban ngayong season. At hindi lang yan kundi sa iba pang liga. Opening ng frame, low scoring sa parehong koponan, first point, nagmula yan sa 2 of 2 free throw ni Anoseki at 3-pointer dito ang sinagot ng mga Koreano. Pero 3-pointer din ang naisagot ni The Kraken, no hesitation doon mga idol. Tabla na sa 9 ang talaan sa scoreboard, 5 straight points mga idol para kay Junmar Fajardo. Running down the hill, Perez with an easy layup naman doon, lamang na ang ating mga pambato with up by 4 points pero napaka-efficient mga idol ng best player ng KT sa outside shooting, 2 of 2 from downtown na. 5 straight points na din dito mga idol. Habang under 3 minutes na ng quarter nang maitala ni Quincy Miller ang kanyang first field goal, kasabay ng pagpasok din ng deadly shooter na si Marshall Lassiter. Nangangalabaw na din mga idol sa painted area si EJ Anoseki, pero back-to-back turnover mga idol sa SMB and back-to-back basket naman para sa Sonic Boom. To lead 3 points sa first quarter, 20-23. Second quarter, still doing some damage pa rin itong visiting team. Buwis buhay mga idol, pero 5 straight points ang ginawa ng SMB mula ka na Miller at Anoseki para may baba sa 2 points ang lead ng kalaban, plus yung hassle ni Lassiter sa ilalim. Pero paldo naman sa back-to-back turnover si Captain Chris Ross at napapatawa na lang sa nangyayari. Habang si Anoseki mga idol meron ng 15 points at impressive 5 of 6 from the field. Halfway ng quarter, take over pa rin mga idol at gumawa lang naman ng 7 straight points. Halimaw mga idol, balik sa San Miguel Beermen ang kalamangan sa laban at nakapagambag pa ng 3 si Marshall Lassiter. Nawala bigla mga idol yung angas ng import ng KT, pinaulanan pa naman ng SMB sa MOA ng 3-pointer ang kalaban. Taking the lead mga idol ang San Miguel Beermen sa pagtatapos ng first half, 4 points lead mga idol, 39-43. Second half, huge run mga idol ang ginawa ng mga Koreano at agad nilang naidikit sa 41-43 ang talaan sa scoring, hanggang sa naitabla na nga nila sa 45 ang scoring. Anyari sa SMB, ang daming nasayang na opportunity at turnover ang kanilang nakumit. Lumobo mga idol sa 8 points ang lamang ng mga Koreano sa laban. Buti na lang at naipasok ni JMF ang crucial 3 free throw para may baba ang lead ng kalaban. Sa free throw mga idol, nakakasandal sa scoring ang SMB, 28 points para sa import ng KT with 12 of 24 from the floor, 62-68 in favor sa Sonic Boom. End of third quarter. Fourth quarter, unti-unti nang naibabangon ng San Miguel Beermen ang talaan sa scoring at nahiya pa nga dong dumakdak si Fajardo kahit open basket na. 13 points para sa big man, habang another 3-pointer from downtown naman para kay Lassiter, explosive 2 of 2 from the 3-point line. Yun nga lang, back-to-back 3-pointer din para sa Sonic Captain Hoon for the 3. Balik sa 7 points ang lead ng visiting team. Yun nga lang mga idol, sa dulo, ibigo din ang SMB na makuha ang kanilang panalo dito sa EASL. Nagtapos mga idol ang laban sa score na 81-87.